bali may ginagawa tayo dito. Ito, laptop yan. So, ang problem na ito ay galing pa ito ng Baras Rizal. So, ang model niya, so, hindi masyado kita. Yan, bali ang model niya, ibanggitin na lang natin. So, hindi siya makita. Ayan. C340-14IML. So, Lenovo siya. Ayan. So, pa-flash natin yung BIOS kasi ang problem niya ay may password. Bali, nabili siya ng murang halaga. Yun nga lang, may password, hindi magamit. So, ipa-flash natin siya. Ayan. Bali, pa-flash ko siya. Sorry, medyo magalaw. Wala tayong tagahago ng camera. Okay, open natin yung ating flasher. Ito. Yes. Yan, bali, red natin. Red, basa muna. Red. Para makita natin yung model. Hindi siya mabasa. So, check ko lang connection. So, ayan. Bali, na-read siya. Ayan siya. So, ang pangalan ng ang chips niya is XMC. So, ayan. Pa-flash natin siya. Bali, para mabura yung password, erase. Ayan. So, erase natin yung laman. Ayan, waiting for erasure. Magdadan yan. Wait lang natin. Wala akong nag-out ng camera. Hindi mga kakangalay. Kung patungan. Magandang antayin-tayin lang natin. Medyo matagal lang natin flashing. Ano, pina-flash natin siya. Ito yung ating ating laptop. Ayan. Yung board. Lenovo 340. Ayan, tapos na yung ating flashing. Ay, yung ating erasure. So, i-load na natin. So, erase na. Nag-okay. Then, mag-ano na tayo. Mag-write. Open natin yung file. Hanapin natin kung saan nakalagay. Downloads. BIOS page. Ayan. So, ito yung kukunin natin. Open. Tapos write natin. Write. Yan. Sintay lang natin yung matapos. Pag na-write na natin, balik na natin yung BIOS. BIOS chip. Sana gumana. Dahil gumagana naman siya, sana. Para tayo kumita. Medyo maganda yung payment nito kasi pick up ko siya sa Baras Rizal. Andito ako sa Antipolo City. Tapos, maganda yung payment option na binigay niya. So, may libre pang buko pa eh. Isang box. Ayan. Yun
medyo matagal lang. Kailangan mag-okay siya. Ayan. So, tapos na. Ito na siya dito. Tapos ibalik. Pin one. Okay, pin one natin dito. Sa lulo. Okay, pin one natin. So, may dikit-dikit. Inangin ko na lang yan. Tiyan na lang pala. Mabilis. So ayan, so inabit na natin yung board. So i-test na lang natin kung may display. Okay, let's see. So kabit natin yung isang RAM. Pero may RAM naman siya dito. Let's try kung magkakaroon na ng display ang ating ni-repair. Plug muna natin ng kailangan mag-power siya. So plug natin. Ayan, na-plug na natin ang charger. See, let's open the laptop. And let's check if working. So, try nating i-power on. Kita ba? Ayan. So, power on natin dito sa side. Ayan. Pan is spinning. Napansin nyo, umikot yung pan niya. So, let's check natin kung magka-display. Problem kasi nito ay may password ng BIOS. So wala. Ayun. So okay na. Ka-display. Success. Ayan. May display na po siya. Ibalik na lang natin yung mga tinanggal natin. So ibig sabihin dapat nawala na yung password ng BIOS. Kasi wala itong battery itong laptop na to. Ito yung mga bagong modelo na laptop. So wala siyang CMOS battery sa labas. Hindi ko lang alam, hindi ko pa nakutkot yung ano kasi brand new siya. Dito wala akong nakikita dito eh. Yan, so may display siya. If you can see, yan. So mayroon na siyang display. Then nag-spinning na yung pan. Wala naman ako dito nakikita sa part na ito. Dito. Wala akong nakita dito yung CMOS battery. Sa likod kasi mayroon siyang foil. Coil ba yung foil na tawag. So hindi ko siya kinutkot na eh kasi brand new pa ito. Hindi naman kailangan kutkutin para hanapin yung CMOS battery. So ni-reflash lang natin ang ating BIOS. So ito yung BIOS natin. Malapit sa mga
Patay na natin at ibalik na natin sa daddy. Ah, sa daddy. Nahawak sa baby. Babalik na ng refer ni daddy ang laptop. Babalik na. Yan, success yung ating BIOS reflash. Yan, direkto na siya. Paalam mo na ka, daddy. Daddy, pwede po. Ano yan? Chicheria. Bawal yan, naksa yung chicheria. Hindi yan pang bata. Pwede ba magsaksak? Inagay! Inagay! Mami! Inagay! Bawal daw sabi ni daddy. Balik ko lang to. Pagalitan tayo. Nakbawal yan sa'yo. Bata ka pa. Di ba kong bigay na chicheria? Ay! Buksan na rin. Ayan, Tina! Oh, Tita! Ayan, Tita! Salamat, yan. Tita! Oo! Open, Tita, Mami! Open! Open! Mami! Ito natin. Kaya yung kanyang SSD. Ito ang ating reflash. So, tornilyo ko lang. Hindi ko na kailangan pakita sa inyo. Madali lang naman mag-tornilyo at magkabit. Yan. Simbolin ko lang. So, yan. Nakakabit ko na yung mga baterya, memory, at saka SSD niya. So, buksan ko siya. Mamaya ako natakip ang kanyang back cover para kung walang bigla ng display is ma-check po natin. Ayun. So yung power on natin sa side. So andito yung kanyang power on. Ito. Power on natin. Yan. Fan is spinning. So let's check kung mag-boot siya. Ayan. Eh, model natin, no? Oh. Yan, oh. Ideal. IdeaPad. C340. Innovo. So, yan. Check natin kung magbubot. Sabi nila, may password din yung OS nito, eh. So, kailangan din siyang i-reformat. Ah, yung hard disk pala, may password. Ah, yung kanyang BIOS, may password. So, chinek na ito ng technician eh. Inom service na sa Baras Rizal. Ayun. Bali may problema yung kanyang BIOS. Hindi siya rin nagawa ng technician. So, ayan. So, check ko siya. So, hindi siya nagbo-boot. Tantayin natin. Pero may display na siya eh. Tantayin lang. Matagal. Sa kung nag-charge. So, ayan, may ilaw siya. Charging naman siya. Oops, natulog ang aking camera. Ayan, charging po siya. So, may display naman siya. Tagal lang magbukas. Kasi hindi nagbubukas ang OS nito eh. Diba nang may password. Try ko na lang siyang reformat siguro. Sorry. Tingala, tingala. So far, working naman na siya. Patnak, Nuno. Ay, basa. Ang kamay ni baby. So, madadali tayo. Don't touch that kasi. Basa. Sa gusto mo yan. So, F, delete, tip to delete. F to delete. Punas kami. So, ayan. Ito yung CMOS natin. Sorry, hindi malabo. Ayan. Natin. Boot. Boot yung wifi. So, hard disk niya, not detected. Oh. Nasa bagay, nakaano siya eh, SSD. Hindi siya detected. So, yung memory niya is 8 GB.
Tignan nga natin. Ano bang ano nito? Default. Load optimize default. Load nga natin. Yes. Tapos F10. Save. Bali may password yung kanyang hard disk. To continue, skip to the objection. You want to recover environment, you have to save settings. No, try ka format. Format ko. Try ko lang. So, may password ang kanyang. Something USB. Siyang format. So, control at delete. Turo ko na. Yan, bali po, formatin ko lang siya. Parang para yung ano. Yan, bali, hanggang dito na lang yung aking video. Malagay na pa-display natin at saka natanggal natin yung password ng CMOS ng kanyang BIOS. So yun lang naman kasi yung problema niya. Hanggang dito na lang. Format ko na lang siya. Yan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana kahit pa paano nakatulong sa inyo kung paano mag-flash ng BIOS using programmer ng ISP programmer. Yung ganito. So, dito na lang. Salamat sa inyo. Bye-bye.